Papayag ba kayo na gawing 5 years daw ang mga termino ng mga wayang congressman? Yan yung panukalang batas or bill ni Angelo Marcos Barba ng Ilocos Norte. Yan po ay pinsan ni, no? Ni BBM or Bongbong Marcos ang ating presidente. Grabe, ano? Parang self-service yung ginagawa nila. Gusto nilang ma-extend ng ma-extend ang kanilang termino na dati ay sa kasalukuyan 3 times ang kanilang term for 3 years, magiging 9 years. Ngayon, gusto nito, pinsan ni Bongbong Marcos ang ating presidente na gawin daw 5 years, 2 election, so magiging 10 years. Kaya naman ay nakapagtataka, parang yung isinusulong nilang tsatsa, kunwari lang na parang po economic change. Pero talagang ang gusto nila yan is ma-extend. Magkakaroon ng another bill pag lumusot yan. 5 years na for the congressman. Ilulusot nila ulit yun. Re-election for the president. Magkakaroon na ng re-elect president. Okay lang naman sana magkaroon ng re-elect president kung yung ating president ngayon ay very productive. Very good. Kumbaga very good. Hindi siya yung kumbaga poor, good, intelligent, excellent. Ganun diba yung mga i-grade natin? Pero poor siya eh, poor. Sa loob ng 2 taon, wala tayong nakitang good. Wala, may nakita naman tayong good, pero slight lang kumbaga sa i-rank, i-score natin yung ating Pangulo ngayon ng 10 is the highest, what is the lowest? Para sa akin lang ah, 3. Nandun lang sa 3. Hindi siya nakakapasa. Bakit kanyo? Ito yung dahilan. Yung reason is ito, ipakita natin. Meron na Senate hearing nung about sa NEDA. NEDA ba yun? Kay Arsenio Balisacan. At inamin niya, ito yung kanyang inamin. Hanapin natin ang kanyang pag-amin. Pinupundahan ng bilyon-bilyon, pero yun pala ay hindi pa na, nasa feasibility study pa lang ang saklap. At sa 2027 pa ipipurso nila yon. Parang very weak. Kumbaga, very weak. Mahina ang galawan. Ganon. Paano rin natin? Ito. Bago natin puntahan natin yung 5 years na term limit na sinasabi ng pinsan ni Bongbong Marcos na si Angelo Barba Marcos ng Ilocos Norte. Ito yung reason why hindi ako agree dyan lang kasi nga kung yung lumusot dyan sa congressman. Ilulusok nila din ulit yung sa Pangulo yung for the president naman. Buti sana akong okay nga sabi ko. Ito po, panoorin nyo. Yung kapalpakan na ginawa ng mga cabinet members. Ayan. Ito, wait lang. I-volume natin. Na hot seat ang mga economic managers ng administrasyon ni Marcos Jr. Bukod kasi sa paasa ng malalaking flood control projects ay ipapatuloy na budget briefing sa Senado ay muling na hot seat ang mga economic managers ng administrasyon ni Marcos Jr. Bukod kasi sa paasa ng malalaking flood control projects ay pinagpapaliwan ng mga mambabatas ang mga ito sa 21 pesos na meal budget ng kada Pilipino. Inusisa din ang Maharlika Investment Group na hanggang sa ngayon ay wala pa yung Maharlika na yan ha. Ni Troy Gomez. Bravo. Muling sumalang sa madugong budget briefing sa Senado ang mga economic manager ni Marcos Jr.
Sa briefing ay agad lumutang na hanggang sa ngayon ay wala pang resulta ang Maharlika Investment Fund o MIF matapos itong maisabatas isang taon nang nakalilipas. 1 year lang! Ito ang kinumpirma mismo ni Finance Secretary Ralph Recto ang dumatayong chairman ng MIF sa pag-usisa ni Sen. Grace Poe, chairman ng Senate Committee on Finance. Admittedly, it is taking time to identify investments that the Maharlika can make. It's like a startup. They are, I think they found their office already. They're looking for employees. We're determining the pay packages. Ang MIF ay may paunang poto na 75 billion pesos mula sa Land Bank at Development Bank of the Philippines. Ayon kay Recto, wala pang nagagasto sa nasabing halaga dahil wala pang napipili na paglalagaka na proyekto ang MIF. Sinabi rin niya na walang nakukubrang sweldo ang mga board members ng MIF at wala rin suswelduhan dahil wala pang mga empleyado. Can you already invest? Seeing that you're still looking for office space and organizing. Decisions have been made yet where to invest. The CEO is looking for opportunities. But no, he has not come to the board for any particular investment. Matapos naman na ibinida sa kanyang SONA ni Marcos Jr. ang 5,500 flood control projects na itinayo ng kanyang administrasyon ay tila wala itong katotohanan ayon mismo sa National Economic Development Authority o NEDA. Sa harap ng mga senador ay inamin ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na wala pang naitatayo na malaking proyekto kontra baha ang kasalukuyang administrasyon. Ginawa ni Balisacan ang pagdinaw matapos kinestyon ni Sen. Joel Villanueva ang feasibility study kada taon ng gobyerno na bilyon-bilyon ang halaga ng pondo. At the level of the ICC, the Investment Coordination Committee of the Cabinet, there is no pending flood control project. So it's really in the implementing agencies, it's their obligation to submit those projects for the proper approval. Ayon kay Villanueva, halos kada taon na niyang kinestyon ang nasabing flood control project sa Pampanga, ngunit lagi na lamang siyang pinapaasa. Sagot ni Balisacan, sakaling may maaprubahan man na proyekto mula sa feasibility study ngayong taon, ay malamang sa 2027 pa sisimula ng pagtatayo. And then the loan negotiation, it takes another, ganun nga, another years. That's why even for this Upper Pampanga River floodway project, if things will go right as scheduled, implementation is targeted for 2027. Yun na, kasi parang ang dating pinapaasa pa na mag-uumpisa na yung pala natong pa lang sa detailed engineering design. Gumani rin ang pagpuna mula sa mga senador ang itinakdang poverty threshold ng pamahalaan. Ayon sa NEDA, sa halagang 91 pesos and 22 centavos ay solve na ang bawat Pilipino sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa naturang budget briefing nitong Martes, una nang sinabi ni Balisacan na makukonsidera na hindi mahirap ang isang Pilipino kung 21 pesos ang nagkagastos nito sa bawat meal. Yes, but Secretary, pumunta lang kayo sa palengke, tignan niya yung pagkain. Yung presyo per kilo, 91.22 pesos. Anong mabibili mo? Pagkain pa lang yan, ah. Wala pa yung pamasahe, wala pa yung pabahay, yung utilities mo, edukasyon ng bata, gamot, damit. So I know it's been very meticulously calculated. Yeah. But what about the realistic amount? Admittedly, this threshold was established a decade ago and it's only adjusted for inflation. So adjusted naman for inflation yan, kaya nga lang, because of the changes in preferences ng households over the time and the incomes have increased. So siguro nag-shift na rin yung... Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Troy Gomez nag-ulat, SFN News. So, ayan. Yan yung reason why na bakit na kuna na para sa akin na hindi pwede na yan na i-extend pa yung mga congressman na yan. Wala naman ginagawa na check and balance. Anong nangyari doon sa flood control? Di ba? Tapos magkakaroon pa kayo ng another 5 years. Wala na nga kayong ginawa na imbestiga. Diyan na. Meron bang mananagot? Meron bang contractor na nakulong? Di ba? Wala. Nga. Di ba? So balikan natin yung si Angelo Barba Marcos, yung nagpapanukala na gawing
5 years na raw yung termino ng mga congressman. Ito, ang kanyang tugon. Pakinggan natin. Dating ginawa kundi umastos, the government makakatipid. It's causing a lot of disruptions. I've been wanting to file this since 2019, but kailan tayo nagkaroon ng pagkakataon para tingnan ng pansin nito. Like I said, it has caused a lot of disruption. Isipin nyo naman, every 3 years. Dati ang ginawa kundi muastos, the government makakatipid. It's causing a lot of disruption. Yan, yun yung dahilan niya. Magastos daw. At ipile daw niya sana noong 2019, baka minura-mura ka na ni President Duterte. Ano? Kasi nga, gusto nga ni President Duterte na mabuwag na yung Congress. Kasi nga, yung Congress, gumagawa nga sila ng batas, gumagawa sila ng budget, sila yung nagbabudget, pero para rin sa kanila, di ba? Parang ikaw yung nagbabudget para sa sarili mo. Hindi, conflict of interest niyan, ah. Corruption niyan, eh. Namuhan na mas malaki ilalagay mo sa distrito mo, mas malaki yung makukurakot mo, di ba? Ganon. Kapag kaaway mo naman, hindi mo nabibigyan ng malaking kan ng budget. Eh, dapat wala nang Congress. Andyan na nga yung gobernador, eh, may mayor sa kanya-kanyang mga kwan, mga nasasakupan. Bakit may Congress pa? Sapat na sana yung Senado. Naku, wala na sana yung mga yan. Hay, iikon natin yung mga Marites, mga comment ng ating mga Marites. Ang sabi dito ay, talagang planong uubusin ang kaban ng bayan doon sa limang taon, di ba? Akalain nyo kasi limang taon silang mananatili sa kanilang pwesto. Dito naman, di nga namin maintindihan bakit kayo nagagawan dyan sa pwestong yan. E kung tutuusin, di kayang palitan ang ginagastos nyo sa pangampanya kung sweldo nyo lang ang pagbabatayan. Ibig sabihin, mas malaki ang nakukuha nyo kaya kayo nagagawa sa pwesto na yan. Wala namang kayong gagawin dyan kundi magnakaw. Yun na nga, di ba? Sinasabi ko nga, eh. Magnakaw, kanya-kanyang bulsa yan. Wala namang nagagawa, eh. Di ba? Tama tong sinabi ni Tio Paeng. Magnakaw, sabi ni Tio Paeng dito sa post ng ABS-CBN. Sabi naman ni Nave Cruz, lumalabas din ang totoo. Paano ang sinasabi niyong mga taga-Congress na panukalang tsatsa hindi niyo gagalawin ang term limits? Ayan o, ito ang sasabi ko. At walang political na usapin. Ngayon pa lang, wala pang tsatsa, may nagpapanukala ng extent ng term limits. Next na yan. May extent na yung sa president. Ini-extend na nga doon, eh. Yung pinsan din ni Bongbong Marcos, ini-extend na rin niya yung term limit ng SK Barangay. Gawin daw 6 years. So 6 years. Anong kwan ba ngayon? 2024 plus 6 years? 20, 30 o 2029? Para mautu-utu niya, maging tauhan niya. Di ba sa 2028 ang butuhan ng presidente? Di ba, president? Election is sa 2028. Para yung mga, kunwari, yung mga barangay official ngayon, nakaupo, mga SK official ngayon, tatanawin nilang utang na lupit ang balulos yan, di ba? Kalaan yung mautak itong mga pinsan na, mga magpipinsan. Wow, po, ma. Wait lang, may customer. Poho man. Yes, nga. Yan, Pao. Umusap. Oh. Ay, chile. Okay, ma. Poho man. Sun man. Sun man. Okay. Man. Kasi yun siya rin yun. Aling loy. Kasi may, ha? Ni cha hat ka ni ko ha happy ng ma manga ni cha ta okay yan, di ba? Okay lang sana, wala ka naman kasing problema sa akin, ha? Kung kahit sino maging presidente, kung madiskarte magaling, eh. Sa nakikita ko kasi ay kasi makamarcos, inamin ko naman makamarcos din ako ng ilang dekada. Inampan niya ko pa nga yan, eh, si Bongbong Marcos. Pero sa nakikita ko kasi, walang nangyari sa pangako niya. No? Grabe.
parang pinaasa ka lang, parang yung ex mo, di ba? Yung ex mo, yung umaga asawa mo, itasal kayo, dalawang taon, tatlong taon kayo nagsama, 10 taon, nagkaanak kayo, ganun. Ganun yung feeling na, na maka-Marcos ka dati. May away-away din, kayo din. Ganun, di ba? Nababas-bas din ako dati, kasi nga, sabi nila, uy, yung tatay niya ni number one na kwan, most corrupt in the world, sabi nila. Sabi ko naman, at least may kwan, kasi lahat naman ng presidente, kahit nangungurap yan, at least may nagawa. Sa loob ng 20 years nga lang, sa sobrang tagal, di ba? Sa sobrang tagal. Parang ito yung mangyayari ngayon, ah. Naalala ko tuloy yung tatay ni BBM, 20 years naging presidente ng Pilipinas. Pero ang maganda lang kasi doon is may nagawa talaga yung mga irrigation ngayon, di ba? Madaming infra. Pero ngayon wala akong makitang infra. Ang pinaghahandaan nilang infra itong sa yung broadcast ng taga-tourism. Ano? Yung gagawin daw statue dyan sa May Clyde na pagdarausan ni Taylor Swift na nagkakahalaga ng ilang billion yun? 32? Search ko nga nun, pagpano. Yun nga yung NS natin na itapit. 32 billion pero sa 2020 pa. Anong kwan pa lang ngayon? 2024 pa lang ngayon. Bakit statue ang inyong pinagkakaabalahan? Bakit hindi yung pakipakinabangan ng mga tao, di ba? Yung Taylor Swift na yan, ah. Ano pa yung plan kung sakali natuloy yan, 32 billion? Isang statue lang doon lang sa Clyde. Kumusta naman yung mga taga-Bisayas, taga-Mindanao? Hindi nga, di ba? Imbis na yung pera na yan, na billion-billion, i-spread na lang para lahat ay makinabang. Ano? The more na mas maraming infra, the more na mas makakapag-create ng trabaho. Ganun sana yung utak, hindi yung pang-concert, pupunta sa travel. Nakita ko na naman yung budget, ano? Ang laki ng budget ng ating Pangulo. Ano? Ay, billion-billion ulit. Sa next topic na naman yan, ano? Focus muna tayo dito sa 5-year extension ng mga Congress. Diyan sa Congress na panukalan ng pinsan ni BBM. Walang iba si Angelo Marcos Barba ng Ilocos Norte. Ang sabi dito, every 2 years ang election para may chance. Yo, tama! May chance ang Pilipino para mapalitan kayo lagi. Pag di performer, hindi na kami nagantay ng matagal. Pag magaling naman, i-relect naman kayo. Yun yung punto. Mamaya. Wait lang, may customer. Tungwa? Diga? Tungwa? Diga? Diga ay sisap. Sisap man. Wait lang, may customer tayo. Thank you. Wag maging ganit sa kapangyarihan, mga congressman. Kung maganda talaga yung performance mo, mag-erect ka, mananalo ka eh. Pero kung swapang ka, mapapalitan ka. Ganon. Diyos ko Lord. Every 3 years ang election para may chance yung ibang Pilipino, hindi lang kayo yung nandyan na nakaupo, na nangangurakot. Ibigay nyo rin yung task yung iba na mangurakot para mas maraming mayaman, hindi lang kayo yung mayaman. Ganun yun, di ba? Wala nang nagawa sa tapos, extend pa. Wala na ba kayong ibang maisip kundi para lang sa pansarili nyong interest? Ano-ano ba ang naipasa mong batas, Mr. Congressman, para sa kabutihan ng distrito mo? Alibay lang yung sinasabi mong gastos. Kaya nga, di ba? Siyempre, babawiin niya yung gastos. Mahal kasi ang mga ampanya eh. Sabi nga kanina sa una, nag-comment, pinagagawan yung pwesto, ang late naman ng sahod, di ba? Hindi pala yun ang
hindi ko naman sinasabi lahat na corrupt ano yung mga congressman. May mga mababait naman na congressman. Example dyan si Emeng Pascual. Yun yung mabait na congressman. Talaga naman servisyo ang kanyang tunay na dahilan kung bakit siya tumakbo. Nakikita niyo po siya. Yung nasa sakupan niya ay tuwang-tuwa sa kanya. Yan, si Congressman Emeng Pascual. Okay yan ha. Kaya sabi ko, hindi lahat ng congressman ay corrupt. Marami lang, may mga ibang corrupt dyan. Okay? Isipin nyo naman, every 3 years, wala tayong ginawa kundi gumastos. The government makatipid. Bakit mahirap pang ibalik ang ginastos mo last election at gusto mo pang dagdagan ang term of office nyo? 1987 Constitution, the state that the members of the House of Representatives shall elected for terms of 3 years and shall serve for no more than 3 consecutive terms. Do you think this resolution bill is constitutional? Mas mabuti pa kung gumawa kayo ng batas anti-political dynasty dahil nakasaad sa 1987 Constitution. Yun! Diba? Yun yung pinapanukala ni Robin Padilla, anti-political dynasty law. Para sa membro ng pamilya, isa na lang, ganun. Hindi yung tatay, anak, kamag-anak, diba? Sana wala maipos dyan, kaya lang ayaw nila. Kasi nga, gusto nga nilang manatili sa pwesto, diba? Pagpapalawig sa termino ng ang inuuna, samantalang daming Pilipinong naghihirap, imbis na gumawa ng batas para gumanda ang buhay ng bawat Pilipino, mas inuuna ang sarili. Mas matutuwa pang Pilipino kung gumawa kayo ng batas. Yan, the same din, anti-dynasty law, di ba? Ano pa? Baka gusto mong gumawa ng batas, required hair follicle, required hair follicle drug test sa mga tatakbong sa gobyerno din. All current government employees should also take this annually para malinis, di ba? Yan yung kay Pulong, di ba? Sabi ni Mix, Congressman Mix, unconstitutional daw yan. Kaya nga gumagawa siya ng bill para maging constitutional. Bakit pinipigilan niyo yung magpa-drug test ka, magpahera follicle drug test para walang adik na nasa gobyerno? Mas maganda nga yung bill na yun ni Congressman Pulong, di ba? Lahat ng government, isipin mo ah, kung yung nakaupo doon, kunwari, pupunta ka sa munisipyo, tapos drug addict yung nakaupo doon, tapos ikaw ay isang dukha lang, di ba? Isang kalang dukha lang na kagaya kong mahirap. E di pag imbes na tulungan ka niya, pagtitripan ka lang noon, di ba? Uso naman ngayon ah, yung ganyan ah, pagtitripan ka lang. Kasi nga addict eh. E kung meron niyan drug test na yan, pag nag-positive yan, tanggalin na para malinis, para wala nang adik sa Pilipinas. Yan problema. Nakatakot na yun, nagkalat ang mga adik. Ang daming nawawalang tao, lalo na mga bata, kasi nga, madaming adik. Mayroong news na rinip na nga, susunugin pa yun, di ba? Adik. Sinong matinong tao na nakakagawa ng ganun karumal-rumal, ano? Isipin mo yun, ah, meron pa yung nakita ko nung isang araw lang, ah, na pinasok yung, parang nga ito, grocery store. Pinagsasaksak niya yung manager. Ang dami ng dugo. Hindi niya hinihintuan na gumagalaw pa yun. Tingnan niyo yung quad. Asan na ba yung news na yun? Grabe, ipakita ko sa inyo. Ang daming adik, nakakatakot ngayon guys, sa totoo lang. Hindi nakagaya dati nung panahon ni Pangulong Duterte. Ang mga adik, takot. Ngayon, parang wala eh. Sila yung nag-ahari-harian ngayon. Which is, hindi maganda na dapat ang ipromote ni BBM yung safety o protection ng mamamayan, ano? Asa na yung news na yun? Ipakita ko nga. Ito yun, oh. Pakita natin. I-search ko nga saglit.
ito. Panoorin nyo guys, habang meron akong customer. Kumakain siya ng mga oras na yon. Maya-maya, isang lalaking naka-face mask ang pumasok at sinakal ang manager gamit ng tila isang lupit. Wait lang, may customer. 7. I-up muna natin yung sounds para mapakinggan nyo mabuti yung nasa news. Adik lang yung makakagawa ng ganun. Karumal-rumal ha. Na krimen. Ito. Nagpumiglas ang manager pero biglang naglabas ng kaya. Isang lalaking naka-face mask ang pumasok at sinakal ang manager gamit ng tila isang lubid. Nagpumiglas ang manager pero biglang naglabas ng kutsilyo ang suspect at inundayan siya ng saksak. Natumba at napahiga sa sahigang manager pero hindi pa rin siya tinigilan. Pinilit lumaban ng biktima at tinadyakan ng lalaki. Dito na nilak ng suspect ang pinto. Binalikan ng biktima saka paulit-ulit na sinaksak. Nagkalat ang dugo sa sahig pero walang hapas pa rin sinasaksak ng suspect ang biktima. Kahit dagdag ng saksak, makitang sinusubukan pa rin lumaban ng manager. Ilang segundo pa ang lumipas, tinigilan na ng suspect ang nakahandusay na biktima. Dito na isa-isang kinuha ng suspect ang mga perang kita sa tindahan. Binuksan niya ang mga cabinet at nilimas ito. Hindi na nakunan sa CCTV pero sinubukan para usunugin ng suspect ang storage room. Bago tumakas, tangay ang 320,000 pesos na pera. Patay ang manager ng convenience store na si Ryan Decoma, 26 anyos. Makalipas ang ilang araw, natuntun at naaresto ng mga pulis ang suspect na nagtago sa barangay Daang Bakal sa Mandaluyong. Napag-alam ang dating empleyado ng convenience store ang suspect na si alias Buboy. Bukod sa pagnanakaw, inaalam pa kung may iba pang motibo sa krimen. Pero dati na rin naaresto si alias Buboy dahil sa illegal na droga. Lulong din daw ito sa online gambling at baon sa utang. Sa ngayon, nakakulong na ang suspect na nahaharap sa kasong robbery with homicide and arson. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Makita, yan, nakita niyo yung balita na yan. Grabe. Mobile naman na yan. Jetman. Yakman. Oh. Panas. Oh, Yakman. Yung man ni Chaman tanda. Di ko la, Yakman na. Hmm? Ayan. Nay, kati. Tagal. Ay, ito din. Mula, okay la. Hmm? So nakita nyo yung balita na yun ah. Dahil sa droga, di ba? Nakakatakot. So, yan, para ko natula lang kasi na. Pag napapanood mo yun, super ko na. Parang, kumusta na yung pamilya, no? Nagtatrabaho ng maayos yung tao tapos ganun lang yung nangyari, kumakain siya tapos may biglang pumasok na adik, diba? Kaya ngayon ay mag-ingat kayo guys ha, madaming adik ngayon, ano, madaming adik. Ilock nyo lagi yung pintuan ng mga bahay nyo para pa na for safety, okay? So ibalikan natin and then mag-end na tayo dito sa ginagawang 5 years na daw ang gagawing 5 years, yung bill na yun, sana hindi makapasa. No? Sa akin na, sana hindi siya makapasa. No? Kasi nga, parang ginagawang self-service yung kanilang kuna, intention. Hindi intention yun na kuna, na para sa ating mga mamamayan. Intention nila yun. The more year na nakastay sila dyan, sa loob ng 10 taon, kasi 5-5, ano, dalawang beses na lang sila ma-elect, pero isipin mo 5 years para silang senador na, di ba? Kaya naman, madaming kumontra ang sabi dito, the crocodiles and Congress must be reminded that the primary
duty is to serve the nation, not their own gluttony for power. Diba? So, ayan. Hindi nyo masisisi yung mga tao na ganito ang kanilang mga sinisigaw, ang kanilang mga sinasabi. The House of Representatives, mga tips, ang kapal ng pagmumukha nyo, sabi dito ni Esther Babar. Indeed, this is the intended design of LAM. Now, ano yung LAM? He did not succeed with the people's initiative to amend the constitution in the fever. So through this extent manner could be the way eventually lead to the total power monopoly by the Marcos in the long run. Very concerning, sabi dito ni Ma'am Christine Lawrence. This is intended design of LAM now. LAM. Sino ba si LAM? LAM. Okay? Mga walang konsensya, walang kabusugan, buti pa si Lucifer dala walang ang sungay. Ilan kaya sungay ng mga yan? Sabi dito ni Ma'am. Yan na, binabasa natin na yung mga comment. Ang ating mga... Kaya, habang tayo nagpapasaws. Okay, yan. Sige, magbasa tayo pa. Sabi dito, I will suggest to the Isiwan President and Administration proposal to create Government Efficiency Commission to oversee the government actors' performance and the lack of thereof. Because right now it appears these knuckleheads in government are sleeping at the wheel. We're paying these dummies in trillions of taxes money, sabi dito. Diba, nagbabayad tayo ng tax, pero binubulsa-bulsa lang. Example na lang yan na sa ating mga kunak, okay lang. Yung mga remittances ng mga OFW, ilang billion yan remittances ng mga OFW na ginagawa nilang pondo dyan sa Philippine government. Then, hindi naman na maayos ang pagkakalagak ng mga pondo na yan. Ano? Mayroon na nakita na naman na yung magandang kalsada, binubutas-butasan. Diba? Bakit binubutas-butasan? Para may maibusa. Kasi nga may pondo yan. Yun yung ginagawa. Maraming mga marites na ko na nagre-reklama, no? Akala nyo kasi yung kalsada na ang ayos-ayos naman tignan. Wala namang sira, bakit sisirain? Yung mga sirang kalsada, hindi naman ginagawa. Hindi naman inaayos. Baliktad na, no? Kung sa Japan, within 24 hours, yung nasira na, kinabukasan, tapos na. Sa Pilipinas naman, ang tindi, yung maayos na kalsada, sinisira. Ganun naman kadinyos ang ating mga kuna. Ang mga nakaupo dyan sa Pilipinas. Ano? Kasi nga, kontrata, may budget. Then, yung politician na yon meron siyang kakontrata, kumbaga ay kilalang kontraktor. Yan. Pasok-sokan na lang yan. Yung kunwari, ang budget dyan ay 2 billion. Ayan, 2 million. 1 million, 1 million, 1 million lang yung kundo. Yung 1 million, ibubulsa na. Ganon. Kaya hindi nyo masisisi yung mga Pilipino, no? Na very dismay yung nadidismaya sila sa nangyayari. Bakit hindi matulad sa ibang bansa na ko na very strict, ano, na kapag yan ay pera, very honest sila na pag yan ay pera para sa proyekto, talagang mapupunta sa proyekto, hindi mapupunta sa brusa. Hindi masakit isipin yun. Parang okay lang na magbayad ka na lang magbayad ng mga tax. Diba, bumili ka na nga lang ng candy, may tax na yun eh. Diba, may tax kaya. Huwag nyo masisihin ng mga Pilipino na yung mga Pilipino na yan ay nagkocontribute ng malaki dyan sa ating mga nakaupong official. Ano? Sila yung pinapasahudan. Tapos malalaman mo yung pera, pinangayuda, di ba? Parang piling nila, pera nila yan, pinangayuda.
Number one niya si Tambalulos, yung speaker, ano? Nakikita niyo yung kanyang picture, ang laki-laki. Na namimigay yung ayuda. Pinsan din yan ni Bongbong Marcos, yung speaker Martin Rualdez. Akala naman nila, pera nila yun eh. Pera natin yun. Buti sana kung sa PASAP, sa Ilocano, sa PASAP, sa Tagalog, pangkalahatan, lahat bigyan ng ayuda. Pero para sa akin, hindi pwede kasi nga yung mga tao, tinuturuan mo lang ako na maging tamad. Ano? Imbis na mag-create kayo ng mga trabaho para mas productive sila. Hindi yung, para siyang, yung ngayon nang mimingwit, sabi nila, ng isda. Dapat, kapag may pandemic lang, sige, okay, ayuda, ayuda. Pero kung wala namang pandemic, di ba? Itigil nyo na yan. Parang nagsusuhol lang kayo eh, kasi na sa 2025. Election na po sa 2025. And then, sa 2025, midterm election, mga senador, di ba? Para ang nangyayari yan isuhol. Kasi nga, ngayon, yung mga tao, ay maaalala nila yung mga pagmumukha nyo dyan sa isang sako ng bigas, nandun yung pangalan, di ba? So nakakadismaya talaga. Ano pa ang sabi dito ay itong puppets ni Romualdez ng mga ginagawa, kung di maimbestigal lang sa lahat ng pwedeng makulong, si PRD nagangat pa ng extent ang sarili nilang Marcos as a president. Sa bagay, gusto lang kasi nilang gagawa sila ng gusto habang itong si PBM ay nasa mundo, ibang bansa, ibang mundo. Pasahin ko nga, ayan na. Ang sabi dito, ang haba kasi, ano ba itong nakuha kong quad? Kung sino pa inutil at walang ambag sa lipunan, kung di sama ng loob yun pang makapal ang muka na magpapa-extend. Sana maisip nila na hindi payag mga taos na sila ay manatili dyan sa pwesto ng matagal. Noto chatcha, basta Marcos ang nakaupo and considering he might be using. Nako. Ayan po yung kanya. Ayan, nakikita niyo po. Ayan. Ang haba-haba. No to extension, sabi dito. Dito sa Bulgar. Jackpot si Derek Jarrell Tambi. Pinapasok na rin ang Hollywood movie. Ayan, patalastas ah. Bulgar. Ayan. Iwalay ng kulungan para sa... Ayan. Ayan, oh. Patalastas lang yon. Sige pa. Ano pa? Grabe at iskandalos na itong pagkaganid ng mga congressman, lalo na ang mga Marcos. Binabastos na talaga nila ang Pilipino at wala pang takot o hiya man lang na harap-harapan ng mga Pilipino nila gustong gawin ang extension ng term nila. More years in Congress means more money corrupt by them. It's time someone must pass the law that corrupt is death penalty. Tulad ang haba. Ayan, katulad sa China, tignan natin kung may tatakbo pang mga yan. Oo nga, di ba? Dapat sa China ba ay may death penalty ha pag mga mapatunayan ng may corrupt. Sana may ganyan na batas. Ano? Namiss ko tuloy si Erap na naman. Ha? Kasi si Erap dati ay meron siyang death penalty. Pero yun naman sa mga rapists. Ano? Kaya sana may batas na kunwari ang kanyang kinurap ay 10 million pataas. Edited penalty na yan. Pag 5 million pataas, ikukulong panghabang buhay. Ganun sana yung batas. Para matututong mga kurap, ano, siguro magiging, pag yan ay nangyari, yun na yung start ng pag-bloom, pagkuhan ng Pilipinas, di ba?
pag-improve ba? Kasi nga parang wala eh, walang improvement eh. Yung kay President Duterte dati, yun yung may mga improvement yung sa kalsada sa amin. Dati masikip yan. Ngayon, pinawidening. Yun na, yun yung maganda. Kasi nga, bawal ang kurap nung panahon ni Pangulong Duterte. Ano? Lahat ng kontratang hindi. Pag sinabi mo yung deadline, tatapusin niya yan. Pag hindi niya tinapos, hindi ka na pwedeng mag-contract. Kumuha ng kontrata sa gobyerno under Senator Mike Villar, yun yung kanyang patakaran. Yun yung maganda sana nagagawin yung sumunod na DPWH. Kaya lang, ewan ko, wala talaga akong makitang matinong cabinet secretary na ni BBM ngayon. Hindi kagaya dati talagang nagpapagalingan sila, di ba? Kung sino yung talagang performance level, kumbaga, yun. Ganun sana yung imotivate ni President Bongbong Marcos, kasi meron siya pa siyang natitirang hanggang 2028. Sabihin sana niya, yung mga cabinet member na kukuyak-kuyakoy, mahina, ganun, tanggalin mo na, palitan mo na mas bago, mas bata, di ba? Kagaya ni Balisakan. Palitan mo na yan, si Balisakan. Kasi, pag napanood niyo yung in-upload ko no, about kay Balisakan, 64 pesos. Pag meron ka daw 64 pesos na pera para sa pagkain sa isloob ng isang araw, ay hindi ka na consider na mahirap. Hindi ka na consider na mahirap kasi nga sa 21 pesos. Parang yung churi na niya yun ay applicable noong mga 90s, di ba? Noong mga 90s, noong panahon ni Erap, pwede. Kasi nga noong panahon ni Erap talaga, piso lang ang pandesal, di ba? Yung 21 pesos na yan, pwede. Kasi nga, noong panahon ni Erap, 13 pesos lang ang per kilong bigas. Eh ngayon, ang bigas, magkano ng bigas ngayon? Sabi niya tambay ni Tambalolos ang bigas sa July, magiging 30 na. August na po ngayon, walang 30 na bigas. Ano? Ang pinakamababa, 40. May nakita kong post, 40. Parang budol-budol talaga, magpinsan budol. Tambalolos, kaya nga sabi ko ay ang kanilang pangalan ay magpinsan ay Tambangag. Diba? Tambangag. Okay? Of all things, most hunting of the to the presidency is the persistent allegation that Commander-in-Chief of Armed Forces of the Philippines is into use of... Ayan. Ilid na natin yan, mga ganyan. Medyo sensitive. Kailan kaya lalabas ang mga tao para alan? Oh. Ano pa? Walang iya, kapan ng mukha. Ayan. Ano pa? Ibang kon nga tayo, ibang page. Dito sa EBS-CBN. EBS-CBN. Dito sa Palawan Times naman. Palawan Times. Sige. Palawan Times. Lusot ka agad yan. Buhaya na yan. Sa Congress extent. Ang pagnanakaw ang gusto nila. Kapal. Oo, oh, diba? Ano pa? Dito kay... ang pangalan nito, Ed Chubalbot, sa kanyang post. Mga hallucination sa mga kawatan to remain in power, mga yawa. Okay, focus tayo sa... delikado ang Mindanao, baka maghiwalay, sabi ng Uncle Quayan. Ang sisulod malamang extension ng President, yun na nga. Ngayon basta Marcos, red flag talaga. Ayaw pang aminin ng term extension, talaga ang gusto nila ma-push yung tsatsa. Yung mga senador, ano pang hinihintay nyo? Sumabay na din kayo, wag na kayo mahiya, siga. Sabay nyo na. Hindi, ang senador ay 6 years. 6 years pala sila ng presidente. Eh, wag na silang sumabay. 5 years sa Congress, 6 years sa senador, ano? Wag patulan ang issue na yan. Wala nang time focus, ayan, oh.
Hindi dapat pinaglilingkuran ng mga kababayan at hindi sapat na taon para makulimbat ng kaban ng bayan. Actually, wala naman kayong halaga dyan, sumupo lang kayo, tanggap lang ng pan, and then that's all. Hindi nga namin alam kung saan nyo ginamit yung pass nyo dahil wala naman kayong pinapakitang resibo. Kaya nga, walang transparency, di ba? Hindi nga sila elect National District, representative lang sila, kaparas lang sila ng LGU. Wawa, gusto nyong malawak na term, higit pa sa LGU, elected official, di ba? Lahat talaga gagawin nila para matabunan, ayan. Another diversionary tactic, siyempre papasa yan sa lower house, doon sa Senate, ang challenge is kung papalag ang karamihan. Don't forget re-election 2025. Taktika lang talaga na politika, kahit hindi ka na magaling, kahit bubo ka, basta puhunan, bumalingbing ka. People power na, wala na mas tayo mababaon sa utang, di na uunlad ang bansa kung sila-sila lang nakaupo. Mas bibili ba ako kung mag-file sila ng bill na mandatory drug test? Yan na nga, mas okay pa yon. Sa lahat ng public servants, government employees, why employ an impaired person to lead? Sabi dito, di ba? Hindi nga kayo abutan ng 2025, kukunan na kayo. Nakabalik ng mga dating kronis, mga ilay, na alta, mga mayayaman, negosyante sila lahat, ang may ambag sa pag-reserve kay BBM, kaya kahit anong iskandalo gagawin nila, dead malang. Then, yon ang sinabi nila dati na more than 35 years na sila tinitira ng dilawan, dinitman nila, nakabalik sila, yon ang pagsanip personal, yon, di ba? Yun yung makahirap pa. Yung akala natin na magkalaban tong Aquino at saka Marcos dati, parang ginawa lang tayong tanga, ano? Sila pala ay magkaibigan, ano? Ilang dekada silang kunwari magkalaban, pero sila pala ay magka-team. Diba? Magay, kumbaga ay nabudol. Pero sa akin na performance sana, kahit man sana ganun yung mangyari. Pero bawiin nila sa performance yung kumbaga ay lahat ng proyekto na naumpisahan. Ituloy, hindi yung kinansel, may kinansel naman pa na mga infra. Kaya nga nagagalit si Congressman Pantaleon Alvarez, di ba? Ng kanyang distrito, mga infra doon na-cancel. Diba? Parang hindi kagaya ni Duterte dati, yung mga plano na infra ni Pinoy dati, tinuloy niya, natapos. Kasi nga hindi mahalaga sa kanya yung credit. Ang mahalaga sa kanya, matapos yung proyekto. Ganun dapat. So parang para sa akin, lumalabas, walang matinong Tagaluson na naging presidente yan. Walang matino. Sino ba yung matino? Kasi Tagaluson. Ah, si Erap, medyo matino ng konti si Erap. Ah, yun nga lang, nakonsya sa wedding scandal. Na-impeach si Erap dati. Ano? Ayan. Pero at least mas matino yan kasi nga mababa yung mga presyo dati na mga bilihin. Hindi kagaya ngayon talagang yung 1,000 wala nang mabili yan pag pumasok ka sa grocery. Okay? Ayan, the only way to stop the plans is to out. Ayan. Wala na talagang pag-asa ng Pinas pag ganyan pa rin. Sila pa rin ang nakaupo. Ayan. 10 years means a decade of stealing. That's fine. Another family member and can take the torch like usual. Di ba? Ano pa? Grabe naman ito from immediate family members and relatives plus extension of terms. Monopoly is the name of the game. Ayan, monopoly. Okay? Ang sabi dito ay, monopoly is the name of the game. Yan yung sagot. Yan yung sagot sa ating pahula. Okay? Yan yung sagot sa ating pahula. I-premier ko nga ito. I-premier ko nga. Stop na. I-premier ko nga. Monopoly is the name of the game. Ang tamang sagot sa Tagalog ay stop na. Congrats sa nanalo.
Alright! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Tamang sagot ay... Kaugnay! Yan, kaugnay! Ayan, kaugnay! Kaugnay sa isyu ng pagpapalawit ng 5-year term ng mga congressman ay binabatikos natin, binabatikos ng mga tao ngayon, kaugnay, kaugnay sa isyu na yan. Sana ay hindi makapasa yan, para sa atin ay yan ay hindi, hindi maganda para sa atin, sa mga kuna, sa ating mga kuna, sa ating mga mamamayan kasi nga. Sabi nga nila, kung 3 years at maganda naman yung performance mo, ibubuto ka ulit ng mga tao. So another 3 years, so tatlong beses, 3 times kang mananalo. Pero kung hindi ka naman maayos na politiko, yun, one term mo palang wala na. Ganun dapat ang demokrasya. Wait lang, may customer. And then maraming salamat, babay na, babay na. Babay na, babay na. Thank you very much. May pahabol dito na comment. All the Marcoses want to stay in power, sabi ni Alexa Bicoy. Kaya nga, sana mapal na yung anti-dynasty. Anti-dynasty mo. Thank you. Maraming salamat. Bye-bye.